Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Sa araw na ito ay isa na namang aralin sa MTB ang ating aalamin at pag-aaralan kasama ng inyong guro sa MTB na si Teacher Jane Sabulaw. At para sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na una, nakikilala at nagagamit ang mga di konkretong pangalan. Pangalawa, naihahambing ang konkretong pangalan sa di konkretong pangalan. At ikatlo, nakapagsusulat ng mga di konkretong pangalan. Atin nang talakayin ang ating aralin tungkol sa pangalang konkreto at pangalang di konkreto. Ano kaya ang konkretong pangalan? Ang konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring mahawakan o makita gamit ang ating limang pandama. Ang mga halimbawa ay pagkain, damit, aklat, plato at gamit. At ano naman ang di konkretong pangalan? Ang di konkretong pangalan ay tumutukoy sa mga bagay na hindi maaaring mahawakan o makita katulad ng katangian o damdamin. Ang mga halimbawa ay ang pag-ibig, kagalakan, kabiguan at pagmamahalan. Para mas maunawaan ang ating aralin, ating gawin ang pagsasanay na ito. Panuto, tukuyin ang uri ng mga pangalan na nasa loob ng kahon at isulat ang mga ito sa ilalim ng angkop na pamagat. May isang minuto kayo para sagutin ang pagsasanay na ito. Ito ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Para sa pangalang konkreto, ang mga pangalan na nabibilang sa pangalang konkreto ay ang ospital, computer, silya, watawat, medalya. Para naman sa pangalang di konkreto, tagumpay, kaguluhan, pagkagulat, kahinaan, pagkasabik. Tama ba ang sagot ninyo mga bata? Kung nakuha mo ang tamang sagot, mahusay. Nauunawaan mo ang ating aralin sa araw na ito. Para sa ating susunod na gawain, ihanda ang inyong labis at papel at gawin ang pagsasanay na ito. Salungguhitan ang pangalang konkreto at bilugan ang pangalang di konkreto sa pangungusap. May isang minuto kayo para tapusin at sagutan ang pagsasanay na ito. Thank you.
Ito ang inyong mga sagot. Narito ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, dahil sa matinding buhos ng ulan, takot at pangamba ang naidulot nito sa buong bayan. Ulan, pangalang konkreto, pangamba, pangalang di konkreto. Ikalawa, ang bagyo ay nagdulot ng kalungkutan, ngunit sa pamamagitan nito ay naipamalas sa mga Pilipino ang kabayanihan, katapangan at paglilingkod sa kapwa. Ang kalungkutan, kabayanihan at katapangan ay halimbawa ng di konkretong pangalan. Ikatlo, maraming tao ang naapektuhan ng bagyo. Ang nais lumikas, dala ang kanilang kagamitan upang mapalayo sa panganib. Ang tao ay pangalang konkreto at yung panganib ay pangalang di konkreto. Ikaapat, malaki ang pasasalamat ng mga tao dahil maraming nagpapakita ng kabayanihan sa pagligtas at pagtulong sa kanila. Marami silang natatanggap na tulong tulad ng mga damit, pagkain at iba pa. Ang pasasalamat at kabayanihan ay pangalang di konkreto at ang damit naman at pagkain ay pangalang konkreto. Ikalima, pagkasabik ang naramdaman ng mga bata nang bigyan sila ng mga damit at laruan na bigay o donasyon ng mga tao sa mga nasalantaan ng bagyo. Ang pagkasabik ay pangalang di konkreto, ang damit at laruan ay pangalang konkreto. Nakuha mo ba ang tamang sagot? Kung nakuha mo, tiyak kong nauunawaan mo ang ating aralin tungkol sa pangalang konkreto at di konkreto. Mga bata, upang lubusang maunawaan ang ating aralin, ating sagutin ang huling pagsasanay. Suriin ang mga salitang nasa loob ng kahon. Ilagay sa angkop na hanay ang mga salita. May 2 minuto kayo para gawin ang pagsasanay na ito. At narito ang wastong sagot. Para sa pangalang konkreto, Biblia, pamilihan, paaralan, laruan, aklat, damit, kulungan, kwaderno, lapis, baso, papel, at telefoto. Para naman sa pangalang di konkreto, mapagmahal, mapagkakatiwalaan, pangako, dalangati. Tama ba ang sagot ninyo mga bata? Kung ang sagot mo ay parehas sa nakikita ninyo sa ating screen, tumpak ang mga sagot mo. Talagang alam mo na kung ano ang pangalang konkreto at pangalang di konkreto. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay nakatulong ang video ito na maunawaan ang ating aralin sa MTV tungkol sa pangalang konkreto at di konkreto. Hanggang sa muli, paalam!